Kailan nga ba makukuha ang SSS ID? May babayaran nga ba kapag kukuhan ulit ng SSS ID or UMID ID? Online pa rin ba ang pag-process ng application for UMID ID? Makakakuha ba ng UMID ID kahit wala pang contribution? Lahat ng mga tanong na yan, mga ka-sunshine, ay masasagot sa video na ito. Kaya huwag skip ang video at tapusin hanggang dulo para malaman at masagot ng inyong mga katanungan. So let's go! Hello Sunshine! Welcome back to my YouTube channel, Sunshinesa TV. And it's been a good day na nakapag-shoot na naman ako ng video for today kahit na umaambon at umuulan sa labas at humihingi na rin ako ng pasensya kapag maingay yung background ko as always, mga ka-sunshine. So for today's video, mga ka-sunshine, ay sasagutin ko ang mga nag-top na comment sa aking previous vlog na SSS ID requirements ngayong 2022. And before we start this video properly, mga ka-sunshine, ay siguraduhin na nakapag-like at nakapag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong upload kong videos. So without further ado, let's get started, mga ka-sunshine. So I am very overwhelmed, mga ka-sunshine, kasi marami kayong nanood sa aking mga vlogs or previous vlogs, mga ka-sunshine, especially the SSS requirements, which means na marami pa talaga ang nanonood na hindi talaga fully na clarify yung mga katanungan nila. Kaya less than ako ng mga questions which most of you have commented on my previous vlog. Kaya this is the most awaited videos for you. So, simulan natin, mga ka-sunshine, sa first na nag-top, mga ka-sunshine, is kung kailan makukuha or kailan darating ang pinaprocess ninyo na UMID ID, mga ka-sunshine. So, the answer to that question, mga ka-sunshine, is walang specific date kung kailan ninyo makukuha or darating ang SSS ID, mga ka-sunshine. Kasi, sabi na nga ng SSS, dapat patience is the key at maghintay lang kung kailan darating ating SSS ID. At wala rin tayong magagawa kung kailan nila marirelease yun. Kasi, alam naman natin na nagka-pandemic at at that time, marami pa ang kumukuha, mga ka-sunshine. Kaya, tayo na nabaguhan na kumukuha, mga ka-sunshine, is maapektuhan talagang ating mga application for UMID ID kasi masuunahin nila yung nakapag-una na nag-process ng kanilang UMID ID. So, kailangan nating itatak sa ating maisipin, mga ka-sunshine, na darating at darating din ang ating pinaprocess na UMID ID at inaasam na UMID ID, mga ka-sunshine. So, hintay at hintay lang talaga, mga ka-sunshine. So, I hope that clarifies your questions, mga ka-sunshine. So, second comment na nag-top, mga ka-sunshine, is ano ang dapat gawin kapag nawala mo ang first UMID ID mo, mga ka-sunshine, at kung may babayaran ba? So, the answer to that, mga ka-sunshine, is yes po, absolutely, may babayaran na po kayo to the second time na kukuha na kayo ng UMID ID ni mga sunshine. At importante na mag-file din po kayo ng affidavit of loss to prove na nawala po talaga yung UMID ID niyo. At kung may magtatanong, mga ka-sunshine, kung magkano ang babayaran, mga ka-sunshine, is it is 200 pesos. So, nag-last na siya ng 100 pesos from the old 300 pesos fee for the UMID ID if second time mo nang kukuha nito. So, for the first time na kukuha nito, mga ka-sunshine, is wala pong babayaran at free lang po ito kahit at wala pong ni piso ang gagastuhin nyo. Except for the payment for the Xerox of the UMID ID, valid IDs, mga ka-sunshine. So, for the second time only, may babayaran na kayo na 200 pesos, mga ka-sunshine. Pangatlo, mga ka-sunshine, is, ma'am, makakakuha or makakapag-file po ba ako na UMID ID application kahit na wala pa po akong contribution or kakakuha ko pa lang ng SSS number ko? So, the answer to that, mga ka-sunshine, is hindi ka po makakapag-file for application of UMID ID kapag wala ka pa pong contribution. Kapag ikaw ay may contribution na,
is doon na yung time na papayagan ka na ng SSS na makakuha or makapag-process ng yung humid ID for SSS. And with addition to that question, mga ka-sunshine, is marami din ang nag-comment na kung nakapag-stop po ba ng work, is allowed pa rin po ba na kumuha ng SSS or humid ID, mga ka-sunshine. So, ang answer ko to that question, mga ka-sunshine, is yes po, makakakuha po kayo ng humid ID or makapag-process nito kapag ikaw ay nakapag-contribute or nakahulog na ng contribution monthly sa iyong SSS account, mga ka-sunshine. Kasi makikita nila yan sa kanilang system, which means nagpapatunay na ikaw ay active member na humuhulog ng contribution mo buwan-buwan. At kahit nakapag-stop ka na, so makikita pa rin naman dun sa system nila na may binabayaran ka talagang ilang months, mga ka-sunshine. So marami kasi ang nag-worry ngayon kasi alam naman natin na nagka-pandemic at ang hirap pumanap ng trabaho. So yung nakapag-stop, mga ka-sunshine, just like me, when I applied for an SSS ID, mga ka-sunshine, is nakapag-stop din ako sa pag-work ko that time. And after that, allowed pa rin naman ako. So, doon ko na-prove na allowed pa rin na kumuha or mag-request ng humid ID kahit na nakapag-stop ka ng ilang months, mga ka-sunshine. So, I hope that clarifies your question, mga ka-sunshine. Next question, mga ka-sunshine, is ang katanungan na online pa rin po ba ang pagpaprocess ng humid ID application? So, hindi na po online, mga ka-sunshine. So, mas mabuti or mas maigi, just like what I replied to your comments, mga ka-sunshine, na mas mabuti na mag-walk-in kayo sa SSS branch na malapit sa inyo. Kasi, mas ma-accommodate nila kayo sa branch na malapit sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, is masasagot talaga nila yun kapag may kulang kayo sa requirements and anong dapat gawin, the other steps. So, ganyan, mga ka-sunshine. So, siguro may ibang branches ng SSS na online application pa rin, pero dito sa Cebu, is na-proof ko na hindi na kailangan ng online. So, uma-accept na sila ng maraming applicants for humid ID through walk-in, mga ka-sunshine. So, itry nyo rin sa malapit na SSS branch sa inyo, and I better suggest na mag-walk-in na lang talaga. And the last question, mga ka-sunshine, is magkano po ang ihuhulog ninyo buwan-buwan? So, the answer to that question, mga ka-sunshine, is ito po ay nakadepende sa inyong monthly salary ninyo, mga ka-sunshine. So, with that question, mga ka-sunshine, is matanong ko lang kayo, magkano bang kinikita nyo buwan-buwan? So, i-search nyo sa kanilang website ng SSS contribution. So, doon nyo makikita kung ilang percent ng inyong sahod per month ang kukunin ng SSS for the said contribution. So, this have an specific percentage to that, mga ka-sunshine. So, if ever self-employed din kayo, so doon nyo rin makukuha yung or makikita kung magkano ang inyong ihuhulog buwan-buwan. So, depende po yan sa kinikita nyo buwan-buwan. There you have it, mga ka-sunshine. Thank you for watching this video until the end, and I hope na nagustuhan nyo ang video na to. So, if ever na may mga katanungan pa kayo, so don't hesitate to comment it down below kasi magre-reply at magre-reply talaga ako sa inyong mga katanungan sa baba. And if ever na may mga requested videos kayo na gusto nyong gawan ko ng video, mga ka-sunshine, is huwag na rin kayong mahihiyang i-comment at i-suggest down below. So, thank you for watching, mga ka-sunshine. I hope to see you on our next video. Don't forget to like and subscribe. Don't forget, life is beautiful. Thank you for watching. Bye.